Battery status 11 volts. Okay po, hindi na natin bibili din sa full charge. Mapupersa pa. Bumagsak po tayo ng 6. Nalobot na yan, sir. Tumirik ako dyan ngayon. 6 volts. Okay po. Ito po ay slash 115. Paalala lang po, ito po ay battery drive. Hindi po ito primary type. Ang CDI po ay battery drive. Start po natin. Gamit ang SIPA. Yan po. Makapasin nyo, nagkakarga po ba? 6 volts. Sir, ikot ka. Pakita mismo. Okay po. Antayin niyo po ang ating resulta. Kita-kita naman po, sir, oh. 5. Kahit anong rev. Oh. Okay po. Sige po. Cut. A few inches later. Day 2. Nakalas na po natin ang stator. Mas 115 po. Update po tayo. So, kuya, pa-video na ako. Dapat mo rin pala. Kailangan makuna lahat ng ano, kung mismo yung mga wiring, kuya. Iba. Hindi ko na po sisilipin kung anong kulay yung dilaw at kung anong kulay yung puti. Ituturo ko na po sa inyo mabilisan. Okay po. Ito po, kung ito itresyo po ito, nag-iisa po yan. Wala pong war sa ilalim yan o sa ibabaw. Nag-iisa po sa terminal. Automatic po, ground po yan. Opo, puputulin ko na po ito. Pero okay lang sila kasi gusto nila. Yan. So, putol na po yan. Yan, putol na po yan. Okay po. Ngayon, para malaman nyo po yung dilaw sa puti, napakasimple lang po. Ito po, may wire po dito. Ito po ay 2013 model. So, hindi nyo na mag-distinguish dyan kung ano yung kulay ng puti at saka dilaw. Pakituto mo rito, kuya. Yan. Dito po sa dalawang tono. May wire po yan, may wire po yan. Para mabilis yung malaman kung alin po yung dilaw at saka kung alin po yung puti, napakasimple po. Yung puti po, yun po yung start winding. Ito po yun. Ang kasama po nun, isang magnet wire lang. Kung makakikita nyo po, isa lang po yan. Okay po. Ano po yung dilaw? Ito po yung dilaw. Ang kasama po yung dalawang magnet wire. Ayan po. Maliwanag po ba? So, matik po yan. Puputulin ko itong dilaw. Yan. Pagkaputol ko po dyan, natanggal ko na ang mga tornil nito, pati yung tornil nito, inalis ko na. Para maluwag kong iikot ang stator na hindi na inaalis sa cover. Okay po. Sundan nyo lang po. Kung anong walang mahila nyo, inuyo po yung dilaw. Okay po. Ayan. Tapos, yung ground po, ito po yung ground sa kabila, susungkitin nyo lang po yan, asan yung pangipinak. Pasuyo nga ko yung kuya. Kung malikabok man, huwag ko kayo magintindi, magkukompresor ako mamaya. Ito po yung ground, susungkitin nyo yan pababa. Yan, dito po yung duman. Smash 115 po ito, smash 115. So nagtatanong, ito po siya. Yan, pag nahugot nyo ho yan, long nose na po lanak. Yan, actual po ito, actual. Yan, hihilahin nyo lang po ito. Okay po. Ngayon, hindi ko na ipakikita. Pag didikitin ko itong dilaw na wire, at saka itong isang magnet wire. Pagkatapos po yan, naka-full wave na po yan. Okay po, nasa ilalim po siya. Isisecure po po yan dito. Mamaya, babalikan ko po kayo. Pagkatapos ko po itong idikit. Day 3. Ito na po yung yellow wire. Naduksan na po natin yung dulo ng magnet wire na po. Ayan na po. Nakasip tayo po, safe po. Okay po. Ayan siya. Ibabalik na po natin siya. Ayan. Paganyan po. Ako na.
Pawa nga muna, boss. Ayan. Tapat lang po natin ito rito. Matigas na yung wire. 2013 pa ko kasi ito. No? Babalik na po natin yan. Ganyan, itsura niyan, sir. May bakal dito yan. Kompleto po yun, nandoon. Okay po. Ganyan po itsura niya, sir. Okay? Ngayon, i-update ko na lang po kayo. Pagkatapos po natin naibalik at naikasana sa motor. Sige po. Day 4. Okay po. Tapos na po tayo mag gawa na stator. Mapasin niyo po. Nakalagay po yan sa continuity. Tapos po na. Ayan. Okay po. Yellow wire po ito. Yellow wire. Isundot natin yung white wire. Sa kabila. Ayan. Pumalo po. Okay po. Ngayon, dito naman po tayo. Nakalagay po sa yellow wire yan. Tapos mo rito na. Kailangan po, ang full wave, hindi na po nakatop sa ground. Wala na po sa reading sa ground. Ano po? Pero meron po sa reading sa white wire. Asan po ba yung white wire? Kung napapasin nyo, dito po natin analyze yung yellow wire. Ayan, may reading po rin yan. Kasi yellow wire po yan eh. Okay po. Wala na yung yellow wire dyan. No? Yung yellow wire nasa ilalim na ho. Pinagdok po natin yung ground, yung wire na galing dito. Okay po. Ito po ay white wire. Kung mapapasin nyo, ayan po. Kuha ba ito na? Ayan. Ibig sabihin po, naka-float na po, naka-full wave na po ang ating stator. Wala po siyang ground. Kahit saan po dyan, wala na po siyang ground. Wala na po siyang reading. Noted na po ang ating mga magnet wire. Ang ating mga rewind, noted na po. Ito po ay yung kalahati ng yellow wire. Ito naman yung white wire. Okay po, full wave. Ikakasal na po natin ito bago babalikan po namin kayo. Salamat po. Kapidyo na po. Kapalit po tayo ng stator gasket. At nasira na po yung stator gasket niya nung pinalas. Makikita nyo po, made in Thailand. Okay po. Kakabit ko nito sa motor ni sir. Para maiwasan na po natin yung pabalik-balik na tagas. Video mo lang natin. Tuloyin lang po maigi. Kailangan po walang langis. At saka wala na po yung mga lumang gasket. Ano po? Nakuha na yung towel na. Sir po. O, huwag po kakalimutan ikabit yung towel na sir. Dalawa lang po yan. Dito po. Ayan. At saka po sa may bandang ilalim. Ikulang kayo ng konti yun. O, napunasa ko na rin po yan. Para hindi na po kayo mahirapan magkabit nito. Itong ating gasket. Okay po. Ikabit nyo na po ang gasket. Ayan. Hindi po ako naglalagay ng pandikit. Kasi nung kinalas ko naman po ito, wala po itong pandikit. Ayan, tama na po yan. Ano po? So, ikakabit na po natin itong stator. Okay po. Dahan-dahan na po tayo rito sa ating oil seal. Baka po ito'y masira. Ayan. Pagdating po dito sa part na ito, hihinahin niyo po ito ng bahagya. Dito po. Ayaw pa. Ayan. Bago niyo ipapasok ito, itutulak niyo naman ito. Ayan. Dahan-dahan lang ko at papasok naman ho yan. Kahit hindi bigyan ng 20, papasok po yan. Okay po. Ilalagay ko na lang po ang tornilyo. Babalikan ko po kayo mamaya para sa AC bolt checkup. Sige po. Ito yung wire ng ating stator. Ano? Mapapansin nyo, ito yung white, ito yung yellow wire. Ito yung naman yung wire ng pulser. Huwag natin intindihin yan, hindi naman kasama yan. So ito, white at saka dilaw. Ito po yung original na salpakan yan. Ngayon, inalis ko po itong white wire. Itong yellow wire, sorry.
dalis ko originally, kasi bakit po? Iba na po ang charging nitong dilaw na to eh. No? Mga full wave na po yan. So, gagawa po ako ng ganito. Kagaya po nito. Tandaan, hindi ko rito. Ayan, gagawa po tayo ng ganun. Kung makapasin nyo, nagpo-provide ako ng sarili kong mga terminal. Ano? Para maayos po yung ating wiring. Hindi po yan basta-basta binubuhol o kung ano-ano man. Mapansin nyo po, ang aking wire po ay Japan. Hindi po yung mahinang klase. Ito po, makipaghilahan na po tayo sa kalabaw. Malabo na pong bumitaw yan, ano? Yan. Para pong stock po yan, ano? So, kung mapansin nyo po yung wire natin, yan. Japan quality po yan. Kaya sasabihin sa inyong full wave, halagang 1,000, 1K, oh, eh, di doon kayo. Tingnan nyo na lang kung makakita kayo ng ganito. Sige po, ikakabit ko lang po muna to. Dito. Diretso mo video na. Ayan, dito po. Ayan. Hirap ipasok. Mahirap po talaga pag malabo ang mata. Yung. Oh, hindi na po mahihila, oh. Pag naglak po 'yon, hindi na po mahihila. Ito po, mamaya po natin gagawin 'to. Lalagyan ko po na ng sariling terminal 'yan kasi po pag hindi niyo po ikinabit 'yan, na po, 'yan oh. Gagawin po natin 'yan mamaya. Iayos po muna ito. Asa na yan? Unahin natin itong pulser. Dito na. Ayun. Okay. Tapos itong terminal na to. Itong dilaw na po ito. Floating po muna ito. No? Floating po yan. Mamaya po natin iwawire ng tama yan. Ayun. Sa-isa na po at malabo mata. Yun. Yan. Tatakbo po yan dito. Babalutin po natin ng tape yan. Aalisin po natin ito yung mga waring ni kuya. Yan. Tatakbo po yan papunta rito. Ito, kanyang regulator ni kanabit. Ito po ay pag-aralan po natin ito kung ito may karga pa. Kung meron, yun pa rin yung gagamitin natin. Hindi naman tayo basta-basta nagpapalit kung hindi na masira. Sige po, mamaya uli. Ito po yung nakita natin, no? Yung regulator na ikinabit. Ito po yung dulo ng socket. Ayan. Okay po. Yung regulator na ikinabit. Ayan, yung wire nya. Ayan, tapos papunta dito. Tapos ito, hindi ko po alam kung paano discarte ni kuya, no, bakit po ang supply ay ganito, isang pa ato pipa. At kung makita ko sa kabila, ala, dalawang wire lang ang nakakabit, pinagpuputol ang terminal. Gawin mo ran, hindi makita. Ano po ba sinasabi kong terminal? Ito po. Ayan. Hindi ko pa alam kung paano charging ang ginagawa niya rito. Yung pula, dito sa pula ng regulator, tama po 'yon. Bakit namamatay ang ilaw? Namamatay ng kusa. Ayan. Okay, yung ground hindi nakakabit. Wala po. So ayusin po natin 'to ng tama. Eh, salamat po. Cut. Okay, nakita po sir. Ito yung Amaron mo. Ito pa po doon lang. Yan. 15, 14, 15. Ire-rev ko po sir. Yan. Umabot tayo na 18 volts, ano? 19. Yan.
ngayon, agaya po na sinabi ko, sir, hindi po ako nagpapalit basta-basta kung halimbawa hindi po sira. O, kung nakikita nyo po, ito po yung original na regulator na dadalhin sa akin. O, tama po wiring yan. No? Ito po ay papaltan ko na. Bakit po? Kung nabasin nyo, umabot pa ng 19 volts, hindi po normal yon. Ano po? Salamat po. 13.5 minor rev. Wow, kaba naman yung isa. Ano po, 13.9 14. Po, lubat na lubat po yan. Okay po, lubat na lubat. Nakikita ko po, ayan, 13.8 13.9, charging, lubat na po yan, sir. I-convert na po natin, sir, sa ating 5 wire regulator. Ano po, iaayos po yan, hindi po yan ganyan. Nagtesting lang po ako ng charging, iaayos po yan, hindi po ganyan yan. Okay po, tapos idadiretso na po natin sa pagsasayos ng wiring ng motor nyo. Ayan, kung makapasin nyo, lobat na lobat na po. Ayan, wala rin yung linya ng headlight. Ah, wala pa pala talaga. Hindi pa na-connect. Ah, power plus nga pala to. Balikan ko po kayo, sir, mamaya. Thank you. Okay. Ayan. Ito na yung bagong regulator. Ayan, ganyan tsura nyan. I-ayos pa natin to mamaya. Pinakita ko lang. Ito yung Bosch 30 amp relay. Pinutol ko. Sasabit yan eh. Okay po. So, naka-wire. Ito na yung warning natin. Isisiptay ko pa itong mga bagong additional kasi yung dilaw niya na wire supply ng headlight may tin po, kaya po ako nag-additional. Ayan, ayos natin ngayon dyan. Ayan, mukbo dito yan, mukbo dito yan, nag-supply po yan dito. Ayan o, dito siya bumaba. Ito yung mga wire ng park light tsaka headlight. Okay, pinaltan ko din to ng bago dito. Ayan, pinaltan ko ng bago to, yung socket ng park light sa baba at saka yung headlight sa taas. Pinaltan ko na nasiwa ako eh. Okay, okay, update tayo mamaya, tapos na yung busina. Dito ko to kasi kay DIY. Okay po, DIY Smash 115 full width plus power appliance. Okay, dawi po natin yung baterya. Baterya po ng motor ko yan. Wave ko, motor ko, wave 100. Push start po tayo. Okay po, push start. Pagmasdan po ang voltahe. Yun o. Oh. Okay po. Ipakita po natin yung headlight ni sir. Pag-light pa lang muna. Ito po, park light. Ito sa akong tail light. Okay po, yan kaya na sir. Stop light. Park light, susunod po natin yung headlight. Sir, andito po tayo na. Yan. So, meron po tayong low, high, low, high, low, high, low, high. Pusina po tayo, sir. Umura po ba? Okay po. Kakasa po natin yung MDL sa low. Low, MDL, pusina. Ilalagay natin yung MPR sa high. Busina. Yan po yung pinagyayabang ni San Pedro Paul Weaver na hindi po marunong kumurap. Videohan nyo yung trabaho nyo. Sabay-sabay tayo. Sa dalawa, tatlo. Okay po. Maraming po salamat.